Guys, new video na naman at new tutorial dito sa Davinci Resolve. So nakita natin sa preview kung ano yung gagawin nating effects ngayon. Yun yung matte transition. So kakailanganin natin i-download yung overlay nun. I-check nyo sa description ng video na to. So trawag, sana natin. So guys, nandito na ako sa timeline at nag-import na ako ng mga video na gagamitin natin ngayon. So nandito na sila sa timeline. Tatlong clips to. Ayan siya. So ang kailangan natin dyan is yung matte transition. So ang first step na gagawin natin is kiklik natin itong video. Aangat natin sila hanggang sa video 3. Magkikreate naman siya ng space dito. So ang next step is kung na-download nyo na yung matte na overlay, ito lang, pili lang tayo kung anong gusto natin. Ito, try ko itong circle. Then lalagay ko lang siya sa ilalim nung unang video natin. Delete ko na itong sound. Then ang next step is i-drag and drop ko lang itong second video natin kung saan siya magta-transition. Ipapantay ko lang sila ng ganyan. And kailangan pantay siya guys, ganyan. So ang next gagawin ko is kakat ko itong sa dulo ng unang video natin. Gagamitin ko Control V. Then ibaba ko na lang to para hindi tayo malito mamaya. So ayan, meron na siyang nakataas na yung unang video. So ang next step is click lang natin tong unang video natin, then punta tayo ng inspector dito, then hanapin natin yung composite, click natin yung may composite mode sa normal, then hanapin natin yung foreground. And so na effects na to sa unang video. Then ang next, yung kiklik naman natin yung overlay natin dito ulit sa inspector, dito sa composite ulit. Then hanapin natin yung inverted loom. Itong inverted loom, luminance to, no guys, click lang. Then may siya, meron siyang transition. So ganun din sa una, sa next video, kailangan nasa taas siya, no. Kakat ko na lang to, angat ko siya, papantay ko siya dito, then buo ulit ako ng transition na matte. So kailangan ganyan din siya pantay, then kakat ulit siya. Control B lang yung cut, no, yung shortcut key, then baba ulit. So then ganun din ulit yung process. Gawin nating foreground yung video, then yung overlay gawin nating inverted luminance. And play natin ngayon. So may matte transition na tayo. Lagyan natin sila ng sound effects para medyo mas maganda. Pantay ko lang siya. Then, ayan na siya. Mahaba lang dito, no, pero ayan. Lagyan natin ng music. Hindi na ako masyado malakas. Ayan. So yun lang yung kung paano maglagay ng matte transition. Kung gusto niyo lagyan halos ng video guys, ganyan lang yung process. Basta iaangat niyo lang yung first video sa pinakataas, then yung pangalawang video is yung overlay, then yung third video naman is yung second video na kung saan siya magta-transition. Yo guys, hanggang dito na lang yung video na to. At salamat sa pag-view. Sana may natutunan kayo. Huwag kalimutan i-like yung video at mag-subscribe sa channel na to. Kita-kita tayo sa susunod na video.